Classmate, kung mangangarap ka rin lang naman ng isang sasakyan, ay sagarin mo na at gawin mo ng 4 wheels. Yes, classmate, ang isishare ko sa inyo ngayon ay kung paano ko na-meet yung aking pinapangarap na motorsiklo na parang 4 wheels. At syempre, dahil businessman tayo, dapat magagamit natin siya na mas kikita pa tayo ng 4 na beses sa ginastos natin. At ang unang nasa isip natin ay maghati tayo ng tinatawag na bangkay. Dahil kung maaalala nyo, classmate, ay hindi ito yung itsura ng ating Yamaha Safe dati. Meron lang itong mahabang swing arm at 2 gulong. Ngayon ay in-upgrade na natin siya sa 4 na gulong na pwede tayong magnegosyo o pwede tayong sumideline. At syempre ay in-upgrade na rin natin yung helmet natin na nilagyan natin ng G-Star horn para mas astig o para mas maangas ang ating mga galawan. Upgrade na rin lang naman, damay na rin natin ang ating helmet. Pero alam mo ba, classmate, kung bakit natin ito ginawang 4 na gulong ay dahil sa mga komento ng lahat ng mga followers natin na kung ano-anong i-upgrade natin sa motorsiklo natin. Kung kaya't bumiyahin na tayo kay Angel upang pick upin ang ating motorsiklo. Eh, labas niya na yan. Parating na mayari. Bilisan nyo. Hoy, tol! Ano? Okay na? Uy! Ayos ah! Sumunod ka sa plano, tol, ah! Ayun, oo, tol, ayan, sinunod ko na yung gusto mo dito sa motor. Pinapaparo ko na nga silang iparada dito, kaso nauna ka naman dumating. Tila yata nagulat si Angel sa pagdating ko kung payat ni nilararush niya ang lahat ng tao niya at hindi sila prepared. Dahil ang objective ko talaga dito ay subukan kung gaano ba kagaling ang mga tao ni Angel. Oh. Yun, kaya talaga ako maaga pumunta ngayon dito, tol, kasi gusto kong itesting yung gawa mo kung legit ba talaga yung mga tao mong gumalaw. Sige! Testing nyo nga dito. Bilis! Dinala ko kasi yung ano ko eh, yung parapernalias ko, tol. Ano ba yung ilalagay dyan? Bakit 4 ang gulong? Oh, sige. Tol, pwede ba ako makisuyo? Kasi dala ko yung ano ko dyan eh, yung pang sideline ko. Kung mapapansin nyo, classmate, ay hindi ko kagad sinabi kay Angel kung ano ba yung ilalagay ko dito dahil gusto ko silang isurprise kung ano yung makikita nila sa loob nito. Ano ba yung ilalagay dyan? Bakit 4 ang gulong? Oh, sige. Tol, pwede ba ako makisuyo? Kasi dala ko yung ano ko dyan eh, yung pang sideline ko. Tara nga, tol. Tol, pasuyo, tol. Ang bumubuhat kasi nito, tol, 4 eh. Isa, 2. Isa pa. Kailangan kasi nito 4 eh. Tapos may isang itatawid. Teka lang. At maya-maya pa ay tinulungan na nila ako at nagulat sila sa pagbukas ko ng H100 dahil isa pala kabaong ang ilalagay nating sideline dito. Kaya natatawa sila at hindi mabuhat at ako pa ang nag-guide sa kanila na kung saan ay ingatan nila dahil may mga itatawid pang mga bata dito. Yung ulo, ha? Ito yung ulo. Ito yung ulo, ha? Ah, dyan ang harapan, ayan ang ulo. Yung ulo! Uy! Babaligtad! Yung ulo dito! Dito yung ulo! Yan. At yun na nga, classmate, para mas maging klaro sa ating lahat, ay pinamontage ko muna o pinabirol ko muna kay DJ itong itsura ng ating Yamaha side na merong kabaong. Yeah! Pinabirol ko muna para mamaya kapag lumabas na tayo at tinesting na natin sa kalsada, ang unang customer na ihahatid natin sa kanyang huling hantungan ay may magiging relax nga ba o mapapahiya tayo sa gawa ni Angel. Tingnan nyo kung gaano kaganda magkaroon ng isang powers na kumikita ka na at kumaayos pa at gumagana pa. Diba? Astig! Pero maisingit ko lang, classmate, dahil may daladala ko kay Angel na sorpresa dahil may ginawa na namang kalokohan ang aking mga mekaniko dito. Tol, may pinagawa kasi ako dun sa tao ko. Ngayon, tatanayin ko lang, since sa inyo ko na pinadala to, tingin mo kung applicable tong dinala ko ngayon dyan. Eh, gusto ko munang makita para alam ko. Ano ba yan? Yon, dahil napakita na natin kay Angel ang ating helmet, ay pinatesting ko muna sa isang tao niya kung effective ba to bago natin suotin. Ang napakahalaga kasi dito, classmate, ay ma-experience ng ibang tao yung bagay na pinagawa natin o ginawa ng mga mekaniko natin. Diba yun yung pinakamasarap na moment na kung saan ay lahat ay na-appreciate ka? Ang tawag doon, classmate, community. Aww. At
Dahil tapos na tayo kay Anghel, ay agad-agad na tayong pumunta sa una nating booking. Yes, classmate, meron tayong tinatawag na booking na aasikasuhin dahil ginagawa nating multitask ang lahat ng bagay na gagawin natin. Isang takbo, pero limang tira. Minabuti ko na lumabas kila Anghel dahil inarush ko pa itong dalakong kabaong na pupunta ako sa isang sementeryo na malapit sa kanila. Kaya agad-agad ako nagpaalam kay Anghel para lumabas at tignan kung ano ang mangyayari sa labas, kung magiging maganda ba ang performance ng ginawa ni Anghel sa ating gulo na kung saan ay makakatago sa lahat ng iskinita na hindi ka mag-iingay o sa lahat ng iskinita na pwede kang dumiretso. Napansin ko kasi sa mga punerarya na hindi siya makapasok kapag mga maliliit na iskinita o mga malulubha. Kaya itong time na to, ito na yata yung biggest time of opportunity na pwede natin gamitin ang ganito klaseng motorsiklo na pwede pumasok sa mga looban. Yeah! Kaya sa inyo dyan, classmates, sa mga naghahanap ng magpapahatid sa sementeryo, ay pwede nyo kaming kontakin dito sa secret shop. Eme ko lang. Balik tayo sa topic na kung saan ay nagbiyahe kami kung pang-testingin itong dalakong bangkay. Tinesting namin sa lahat ng mga tinatawag na ham, so lahat ng mga lubak itong dalako kung ano ba yung magiging experience. Actually, totoo talagang merong lamang tong sa loob. Diba, classmate? Yeah. Wala. SKL ko lang kung ano yung nangyayari sa loob. Pero isa lang masasabi ko sa gawa ni Anghel, napaka-effective. Dahil konti lang yung bounce o konti lang yung alog, dahil yung bangkay na dala ko sa loob ay medyo okay pa. Okay pa nga ba? Pero bago natin ipagpatuloy ang video na to, classmate, ay may masama lang akong balita dahil meron nagko-complain na sinasabi na kinokopy na natin yung video nila. At syempre tayo ay nawindang at agad-agad natin binyo ang kanyang profile. At nagulat na lang ako dahil parang kilala ko kung sino ito. Kaya ikaw, classmate, kung kilala mo tong mga to, baka pwede kang mag-comment dyan below. Maisingit ko lang ulit, classmate. Sa mga gusto magnegosyo at gusto mag-wholesale sa amin dito sa Secret Shop, ay pwede kayong pumunta at marami kaming pwedeng i-offer sa inyo. Ito na yata yung time para magnegosyo tayo at maglibang-libang tayo, classmate. Aww. Bago matapos ang video na to, ay i-momontage lang muna natin ang ating motor. Wala lang, SKL ko lang. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Ang lupit mo, tol. Pakiramdam ko, kikita ko na maganda dito eh. Alam mo yung galing ako simbahan, makakaapat pa akong balik para lang makapaghatid ako ng mga bangkay sa sementeryo. Siguradong kikita ka dyan kasi syempre, race power yung ginamit natin dyan. Oh, ah, pinalitan mo naman ang race power to? Ayuso. Hindi ka ba nahihirapan dun sa gulong natin dyan? Nahihirapan tayo dito kasi nung una, kinabit namin na nakasayad lahat. Hindi makaliko. Hindi makaliko? Pero ngayon makakaliko na yung bangkay. Makakaliko na yan. Sayaw-sayaw po yung bangkay dyan.